Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay takot na nararamdaman niya sa kabuuan ng kanyang buhay, sa lahat ng panahon saan man siya naroroon. At gayon din, ito ay takot na nararamdaman niya sa anumang bahagi ng kanyang buhay, lalong-lalo na sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinatatakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga yaman na ito ay magagastos natin sa walang katuturan. Na natatakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ibiniyaya niya sa atin na kalusugan, bakanteng oras at iba pang mga biyaya na mga ito ay magagamit natin sa kawalang katuturan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga marapat na katakutan ng tao, si Allah subhanahu wa ta'ala rito ay ang ating mga pananagutan. Ang ating mga pananagutan hindi lamang sa mga bagay-bagay ni pinagkatiwala sa atin, lalong-lalo na sa pinakamatinding pananagutan na iniatang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman, lalong-lalo na sa mga kalalakihan na nagiging ama ng kanilang mga pamilya, ang kanilang pananagutan sa kanilang asawa at sa kanilang mga anak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga gantimpala ang pagtutustos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ay sa pagpapatay ng mga masjid, pagsuporta sa da'wah, maging sa pagtutustos sa jihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul inna rabbi yabsutu rizqa limay yasha'u min ibadihi." Tunay ng aking Panginoon, siya ay namamahagi ng kanyang biyaya sa sinumang naisin niya sa kanyang mga alipin. Wayaqdirullah, at siya ay pumipigil naman sa pagdating ng biyaya na ito sa sinumang naisin niya. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. At anuman ang inyong itutustos sa mga biniyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, anumang itutustos ninyo para sa landas ni Allah, ito ay yukhlifu. Tutumbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng katumbas na gantimpala o higit pa. Wa huwa khairur razikin. At si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamainam na tagapagbiyaya. Naging nga, sa usapin na ito, na ang ating mga pamilya ang pinakamalaking pananagutan para sa atin, mayroong mga tao na sa kabila ng kanilang paghahangad na magkamit ng gantimpala sa pagtutustos nila sa mga iniutos ni Allah na tustusan, nakakalimutan ng marami sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, na ang kanilang mga pamilya ay may karapatan din sa kanilang pagtutustos na ito. Na para bang dumarating sa mga tao, lalong-lalo sa mga mapagmalabis ang pagkakataon, na para bang sila ay nangihinayang sa itinutustos nila sa kanilang mga pamilya, sa pag-aakala na ang kanilang itutustos sa kanilang pamilya ay mas mainam na maitustos nila sa iba, sa da'wa, sa jihad, sa pagpapatayo ng masjid. Subalit, ang katotohanan ay kabaligtaran ng kanilang pag-aakala. Ating mga pamilya, tuwing nang tayo ay magtutustos sa kanila, ito ay meron ding gantimpala. At hindi lamang basta-bastang gantimpala, ito ay gantimpala ng pagtupad sa wajib at gantimpala na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtiyak dito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqta ala ahlik a'tiha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga uri ng pagtustos ay mayroong gantimpala. Ano mang halaga na itinustos mo sa landas ni Allah o sa pagpapalaya ng alipin o kaya ikaw ang gawa sa mahirap na tao, lahat ng ito ay mayroong gantimpala. Pero dinarun anfaqtahu ala ahlik a'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Subalit ang anumang itutustos mo sa iyong pamilya, ito ay mayroong pinakadakilang gantimpala. Mas dakila pa sa ano pa mang pagtustos mo sa iba pang mga iniutos ni Allah na iyong tustusan. Ngayon din na pagtibay sa mga hadith na tayo nga ay marapat na magtutustos sa ating mga anak sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
afdalu dinarun yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Ang pinakamainam na dinar na may tutustos ng sino man ay ang anumang dinar na tinutustos niya sa kanyang pamilya, gayon din sa kanyang mga anak. At karugtong ng mga sinasabi ni ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, ang dakilang gantimpala ng pagtutustos kahit sa ating mga asawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, wa innaka lan tunfika nafakatan tabtagi biha wajhullahi illa ajrat alaiha hal yuma taj'alu fi fayyi imraatik hatta mataj'alu fi fayyi imraatik. So naman daw ang itutustos natin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay may gantimpala kahit pa ang isang butil lang pagkain na isusubo natin sa ating mga asawa, ito ay mayroon ding gantimpala insha'Allah. At yun din sinabi niya, idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafakatan wa huwa yahsabuha kanat lahu sadaqa. Sino man ang magtustos o magbigay ng sadaka sa kanyang pamilya na naghahangad ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito nga ay ituturing para sa kanya na isang sadaka. Sabalit sa lahat ng bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bagaman tinutukoy sa mga hadith na ito ang katagang sadaka bilang gantimpala sa pagtutustos natin o paggastos natin sa ating mga pamilya, ang anumang ibinibigay natin sa ating pamilya ay nakahihigit pa sa sadaka dahil tinawag lamang ang mga ito bilang sadaka, bilang pagpapatibay sa gantimpala sa mga ito. Dahil ang ating itinutustos sa ating pamilya sa katotohanan ay may ituturing na nafaka na katulad ng inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, layunfiku du siatin min siati. Marapat na magtustos ang sino man sa kanyang pamilya ayon sa kanyang kakayanan. Waman kudira alihi riskuhu falyunfik mimma atahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Sabalit sino man na mayroong kakulangan sa kakayanan na magtustos sa kanyang pamilya ay magtustos lamang siya ayon sa kanyang kakayanan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nag-aatang sa sino man ng pasanin o pananagutan liban na lamang sa kakayanan nito. Kaya nga, panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtutustos natin na ito sa ating mga pamilya ay iniaatang pa rin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating kakayanan, nang sa gayon tayo ay hindi magmamalabis o magkukulang sa pagtutustos na ito. Katulad nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waladina idha anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana bayna dhalika kawama. Na silang mga mananampalataya, sila yung mga nagtutustos sa landas ni Allah na hindi nagmamalabis at hindi nagkukulang, bagkus sila'y makatarungan at makatwiran sa kanilang pagtutustos. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinumang lalaki na mayroong pamilya ay marapat na magtustos sa kanyang pamilya sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mga pangunahin sa kanilang mga pangangailangan. Katulad ng pagkain, pag-aaral, pananamit, tirahan, gamot, at iba pa. At kahit sa mga secondary na lamang na pangangailangan, kahit sa pagtutustos mo para sa laruan ng iyong mga anak, ito rin ay pawang magagantimpalaan, insha'Allah. Dahil tunay na kung mataas ang antas ng sino mang nagtutustos sa kanyang pamilya sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na maituturing din naman na pinakamatinding kadamutan ang sino man na madamot sa kanyang pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating ibinibigay sa ating mga pamilya ay ginagawa natin o sinasakatuparan natin bilang pagtupad sa obligasyon. At dahil ito ay nafaka, ito ay mayroong mas mataas na antas kaysa sa sadaka na ibinibigay ng tao sa iba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinanong minsan ng isang sheikh, kung pwede raw ba ng isang anak ay magbibigay ng sadaka sa kanyang magulang? At sumagot ang sheikh na maluha-luha at mayroong galit sa kanyang tinig
At sinabi niya, paanong nasasabi ng sino man ang bagay na ganito? Magbibigay ka ng sadaka sa iyong magulang, sadaka na kung tutuusin para sa sino man na nagbibigay ng sadaka, ang kanilang ibinibigay na sadaka ay basura, tira-tira ng kanilang mga yaman na hindi nila kailangan. Ang ating pamilya, lalong-lalo na ating mga magulang, o sino man sa ating malalapit na mga kamag-anak, ang obligasyon natin sa kanila yung magbigay ng nafaka, panustos, nangihingi man sila o hindi, nakikita man natin sila na nangangailangan o hindi. O ano man ang antas ng ating kayamanan, mayaman man tayo o mahirap, marapat tayo magtutustos sa kanilang mga pangangailangan dahil tayo ay mayroong obligasyon na tustusan sila. At sa lahat nga ng mga panustos, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na maaari nating ibigay sa ating pamilya, bukod sa yaman, maaaring mas mahalaga na tayo ay maglalaan ng oras sa kanila upang sila ay ating gagabayan, upang tayo ay magiging mga tagapagtanggol nila sa panahon ng mga pagsubok, at upang maging tagapagtaguyod hindi lamang sa dunya, kundi magiging tagapagtaguyod nila, insha'Allah, sa kabilang buhay. Na sa pamagitan nito, kumbaga, matutupad natin ang bagay na ito na matataguyod natin para sa kanila ang kabilang buhay sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala.